So ay mga kamasyon, no, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. So papunta po tayo ngayon sa Quezon City. Meron po tayong tutulungan na kapwa technician na humihingi ng tulong para malaman kung ano nga ba talagang problema ng aircon. Nakabago-bagong install pero hindi lumalamig. So ito po ay libre, ito po ay kawang gawa, tulong sa ating mga kababayan na technician. So samahan niyo po ako sa mga sa araw na ito upang malaman natin kung nga ba ang problema ng aircon nito na Panasonic, nakabagong install pero hindi lumalamig. Okay? Ang naging problema po ng aircon na to, pabalik-balik kami dahil sa... So papasok na ho kami ng Maranila Home. So iyan po yung ating mga kamaster na technician. Hey, dadamay mo ko sa hirap. Kalokohan yan. Okay, so nandito na ho tayo mga kamaster, no. Ang unang nating gagawin ay papatanggal muna natin yung yung panel. Then kukuhanan po muna natin siya ng first test, no. Yung before and after na testing, kukuhanan muna natin siya ng pressure. Okay, kung tama yung pressure, kasi doon ho tayo kukuha ng idea kung anong problema ng unit, bakit hindi lumalamig, bagong-bagong install. Okay? So papaandarin muna natin yung unit, at the same time kukuha na natin yung mga parameters, okay? Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Okay, so nilagyan ko muna ng gauge natin. So gauge natin ang ginamit natin. Kung ating mapapansin, 22 PSI lamang. So meaning, may liko ito. Kasi ang unang problema, nagkaroon ng leak doon. Okay? Then inayos nila. So tinuruan natin sila kung paano tamang pag-system process. Gamit yung nitrogen, then umukay ulit. Then, pagkatapos nun, nawala ulit ang lamig. So, mawawala talaga ang lamig dahil may leak. Oh, yes, Daddy! Okay? At kung ating makikita, nandito ho sa hindi ho talaga lalamig to. Ayan, oh. Nasa fittings na naman ho ng ating, yan, oh. Oh, no! So, sumasakit ng ulo ni technician dito, yung ating kababayan, yan, oh. Yung kabay-kabay nga muna kayo dyan. Yan, oh, yan, oh. So, humingi na ho sila ng saklolo kay Kamaster. Sa totoo lang, ginive up ho muna natin yung ating schedule ngayon dahil lang dito. Kasi, nung nakaraan pa si Sadik, sa atin, nakikiusap na. Kasi hindi na nila malaman ano ba talagang problema ng aircon ito, bakit nawawala ang lamig. So, sige, sintensyahan natin ngayon, ano nga ba talagang problema. Pero sa tingin ko, yan, nagkaroon na naman ng leak sa fittings. So, ito yung mga, ito yung mga simpleng bagay na minsan nakakaligtaan natin, no? Nakakaligtaan natin na kala natin okay na, pero hindi tayo dumaan sa tamang proseso. Kasi kung dumaan sa tamang proseso, malalaman natin kung may leak. Okay? So, nakalup sila. Ayan, pinakita ko lamang ho sa inyo na sa unang saltada ng ating diagnosis, may nakita agad tayong problema, may leak na naman dito sa fittings ng ating suction lamp. So, antay muna natin na umandar ang compressor, okay? Tapos kukuha na natin siya ng parameters. Tama sabi mo. Okay, so, kumataw na ho yung ating compressor, pero nasa negative pressure tayo. Meaning, talagang bawas na bawas ang refrigerant sa ating system at ang ating ampera ay 1.3 amperes. Kulang sa pagkae, kaya kulang sa tapang. Sabi ko, ito yung mga simpleng bagay na kinakaligta natin. Dapat kung nagbabacuum tayo na maayos, makikita natin yung problema, okay? At eto pa dito sa remote, kasi ang reklamo ng ating minamahal na customer ay namamatay di o ano. Paano kung mamamatay? Naka-automatic ho tayo. So, dapat naka-cool mode ho tayo, ha? May mali din ho sa settings. Dapat naka-cool tayo, cool mode. Yan, oh. I-cool natin, ha? Yan. So, yan, dapat naka-ganito. Okay? So, naka-cool mode lamang ho tayo dapat. Okay? So, kasi kanina, yan, naka-automatic ho tayo. Tindakan lang yan, eh. At the same time, nasa sinabayan pa ng low pressure kasi nga may leak dito sa may fittings. So wala na, hindi talaga lalamig. So pabalik-balik. Ito yung sinasabi ko, no, na sa simpleng bagay, nagkakaroon tayo ng hindi maayos na output ng trabaho. Eh, kung sa simpleng bagay nito, hindi natin magawa-gawa ng paraan na maayos, pabalik-balik tayo. Diba? Lugi kayo eh. Okay? So, since na wala naman tayo nakikita yung ibang problema dito, mababang amperahe 1.3, so kukuha na natin siya ng voltahe. Okay. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. So, ang ating actual voltage ay 228 volts. 228.9. So, ito yung mga parameters na mahalaga, no? Negative 20
5 PSI at 1.3 naman sa ating amperahe. So i-breakdown ho natin siya, no? I-breakdown ho natin siya para meron ho tayong listahan ng mga parameters, okay? Okay, so nandito ho tayo sa loob ng kwarto, no? So ito yung pinaka-unit niya. Ang nangyari, naka-automatic ho siya. Dapat sa ano natin, sa settings dapat naka-ano siya. Naka-cool mode lagi tayo, ha. Ayun, i-set natin 'to. Yun. So nawala yung automatic doon, okay? So ganun lang ho dapat, ha. Ayun, dapat naka-cool mode tayo. Then yung pinaka temperature natin hanggang, kasi pinaka mababa na ito ay 16. So 16 degrees Celsius ang pinakamababa. Okay? So dapat nandito lamang ho tayo sa 20, ha. Set muna natin sa 20. So pinoprohibited ho natin na i-set natin ng 17 kasi sisirain ho 'yan ng IPM, okay? Magsisimula ho tayo sa 20 hanggang at least mga 23, 24. Kasi hindi naman talaga natin kailangan na sobrang lamig, no. Mga master, tingnan pala natin ang temperature. Ayun oh, 33 degrees Celsius, mga kamaster. So since na may problema din sa settings, ang gagawin ho natin at nakita na natin yung problema, i-system reprocess na natin siya. Okay? Okay, so natanggal na ho yung ating flaring nut, no? Ito yung salary, no? Yan, no? Oh, no! So, napuwersa ho ito hanggang sa nawala na ho yung pagkaka-flare niya. Pagkakabuka niya dito sa ating service valve. Yan, no? Wala na. So, ang tanong, paano nangyari yung kamaster? Eh, ba't nagkaganyan? Eh, syempre, dahil nga sa may problema tayo dito sa bending, no? Wala. Masyado kasing masikip. Okay, masyado masikip. Kaya nangyari, sa kagustuhan na mailagay dito, na-penetrate ngayon, napuwersa ngayon yung suction natin. Kaya yun, yung pagkakabukang ganun, gumanon. Okay? Dahil nga sa, syempre, binalutan pa to. Syempre, pag binabalutan, kailangan yung pulitlin pumasok dito. Kaya, nagagalaw ito. Dapat, ito, dito na lang, ho. Lumusot dito, para may buwelo. Yan, ho. Hindi, di ba? Lumusot dito, dito duman yung piping. Yan, ho. Di ba? Swabing-swabe. Yan, ho. Yan, pagayan. Para hindi masyadong na pupwera sa yung ating, kasi lumilikaw dito eh. Ngayon kapag lumikaw dito at babalutan mo, wala na. Siyempre hahatakin mo to, 'di ba? Pag hinatak mo to, mangyayari persado ngayon yung flaring, din nakabukang ganun 'yan. Hinahatak mo, 'yan. Sobrang higpit. Okay? Ang gagawin natin, ipapa-reprocess muna natin sa kanila, tuturuan natin sila, then papuputulan natin to, i-re-flaring natin to. Okay? Okay, so okay na ho itong flaring ng ating suction. Then, papaulit ho natin itong discharge kasi sigurado, supply din ho ito. Flushing ho tayo. Okay, so nagbabad ho tayo ng 325 PSI sa entire system. So, mag-leak test muna tayo, no, para sigurado wala talaga tayong maiiwang problema. Kasi kung nag-leak test sila nung mga nakaraan, eh di sana nakita yung problema. Okay? Yes, Daddy! Muna. Mahalaga ho yung leak testing na ginagampanan kapag mga ganito, ha, mga kamaster. So after nito, tayo po ay mag-vacuum. So yung pag-vacuum natin, dehydration with leak testing ulit yun sa negative pressure, ha? Kasi itong ginagawa natin ay positive pressure. Yung gagawin natin mamaya ay negative pressure leak testing naman. Since na wala naman tayo nakita yung problema, so mag-antay tayo natin mga 10 minutes, okay? Okay, naka-set up na ho lahat. Ayan, naka-set up na lahat. So, tayo pa yung mag-vacuum na. Yun. 2,000 years later. Okay, so, isang oras ho tayong nag-vacuum para sigurado. So, nag-initial charge na ho tayo, mga kamaster. Saka natin papanda rin to. Ayan, so, may pressure na tayo, pandarin na natin mga unit. So yung refrigerant, nilagay natin ito sa initan para pag nag-charge tayo, hindi masyadong mag-moist yung liquid part ng ating refrigerant tank. Okay, so pandarin na natin.
Okay, so mandar na. Ngayon, alauna 7 ng hapon. Mayroon tayo na akong 1.9 amperes. Okay, so tayo po muna ay magantay. At least mga isang oras, mga kamasir, no? Kompletuhin lamang muna natin yung parameters para makuha natin kung ano, kung para makita natin kung ano pang ibang problema. Okay? Okay, so pagkalipas po ng dalawat kalahating oras, okay na ho tayo dito, no? Eh, kung gusto nyo maramdaman yung lamig talaga, ituodo nyo. Mas malamig lala. So, sa ating karga ay 150 PSI. Then, yun nga, ang naging problema lamang nito, talagang hindi napansin ng ating kababayan na technician dahil nagpatulong na sa atin, yung leak dito. Okay? Dahil nga di umuno ay hindi lumalamig, so hindi na nila makuha kung ano ba talaga problema, pero nandito lang palang leak. Okay? So, ito yung sinasabi ko na simpleng paraan, simpleng bagay, hindi natin nakita. Okay? So, syempre, pag nagkaroon ng leak, abay, hindi talaga lalamig. Tama? So, yung sinasabi naman ng ating minamahal na kosme na namamatay daw, so, mamamatay ho talaga yun kapag naka-automatic ho kayo. So, dapat naka-cool mode lamang ho tayo, mga kamaser, no? So, okay na ho ito. Nakapag-flashing na ho tayo. So, sa aircon, madali lang naman mag-reprocess, no? Mas mahirap pa nga sa refrigerator. So, sa awa naman Diyos, ng Diyos, alhamdulillah, mashallah, okay na ho ito. Ang naging problema lamang ay yung leak na hindi nila napansin. Okay? So, ang unang naging problema ay leak dun sa may flaring nut. Okay? Naayos na nila. Then, after nila magawa, pabalik-balik na yung problema. Hindi na lumalamig. So, nakita natin, nandito lang pala ang problema. Kaya, hindi lumalamig. Tama sabi mo. So, ito pong ating kawang gawa ay hindi ho natin to, hindi ho tayo magpapabaya dito. Ito po ay tulong natin dun sa ating kababayan na technician na nangangailangan ng tulong. So, syempre, nangangailangan ng tulong tapos isingilin pa natin. So, paano pa siya kikita? So, kumaga, tulong natin to sa kanya para maging aral to sa kanya na huwag natin baliwalain itong mga connection na to. Kasi kapag isang pagkakamali mo lang dito at nagkaroon ng leak, oh, di ba, pabalik-balik. Di ba, sayang yung ano eh, sayang ho yung panahon na ginugol nyo dito sa halip nakikita kayo. Di ba? So, ayan na. Luging-lugi na kayo. Bakit? Kasi nga, pabalik-balik na lang ho kayo dito. Hindi nyo makita ang problema. So, anong nakita natin? May leak lang pala dito sa may connection ng suction line, mga kamaser. Ito ay 1.5 horsepower lamang, mga kamaser. Okay? So, sabi ko nga, hindi ho tayo magpapabayad sa ating kababayan na technician. Bagkos tulong ho natin ito sa kanya, ginip up ho natin yung isang schedule natin ngayon na dapat talagang kikita tayo. Mas pinili natin na puntahan itong ating kababayan technician dahil nga humihingi siya ng tulong sa atin. Okay, mga kamaser? So, ito po, kawang gawa ho natin ito. Okay? Ang naging problema po ng echo na to, pabalik-balik kami dahil sa nga, nagkaroon ng leak sa duktungan yung flaring. So, napansin namin na bali yung pinag-flare namin. Nag-retrasis ulit kami. At isa pa nakita ni Master TV, Kamaster, na nagkaroon ng mali sa remote setting. So, binabi niya po lahat. At ngayon po, naging okay na po. At ang gagawin na lang po namin ay papalitan namin o dadagdagan namin yung carpet tubing dahil po nagkakaroon po ng short cycling. Yun lang po at gusto ko nagpapasalamat kay Kamaster TV at napakalaking tulong nito para sa mga technician na po. Ako pong bayad ko. Thank you, Kamaster. Mabuhay ka. Salamat po.